kung pa yan, ha? Hinukay ko pa yan, ha? Yung salita, pakikipagtalamitan sa kanlayo upang malaman natin ang isang bagay na makakaagapay sa ating pakikibaka na pawiin ang kahirapan at injustisya sa ating lipunan. Magiging matunog ngayon sa larangan o nagiging matunog ngayon sa larangan ng negosyo ang tinatawag po na social entrepreneurship. Ano nga ba ito at paano ito naiiba sa karaniwang negosyo? May layuning kumita lamang. Malalaman natin ang sagot sa mga tanong na yan mula sa ating kapanalig. Kaya sa puntong ito mga kapanalig sa ating episode, atin silang ipakikilala sa inyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, ating kapiling live sa studio ang Executive Director ng Foundation for Sustainable Society Incorporated o FSSI, si Kapanalig J. Beltran Laksamana o in short, J. Magandang gabi sa iyo, J. Magandang gabi din po. Stay your father at Raymond. Ito si J. Kilalanin niyo na po ang boses at madadala siya dito. Kumusta ang Foundation for a Sustainable Society, J? Mabuti naman ang takbo ng ating foundation. Ito ay kumakalinga, no? Sa nababanggit na at napapanahong paksa yung social entrepreneurship. Mm-hmm. At ano naman ang kasaysayan ng FSSI? Ang FSSI, isang foundation, isang non-government organization yan na nagmamanage ng pondo or endowment fund na tawag na mula sa debt for development swap, no? Sa madaling salita, pinatawad ng Swiss government ang utang ng Pilipinas noong 1995 at sa kapalit nitong pagpapatawad na 100% debt condonation ay ang kondisyon na mag-setup ng endowment fund ang Philippine government managed by civil society or non-government organization para sa pag-assist at pagpapaunlad ng sustainable livelihood production ng mga mahihirap o yung marginalized sectors ng farmers, women, workers, landless rural workers, indigenous people, at iba pang mga marginalized sector ng lipunan. Ito po ang pondo na minamanage ng aming foundation, ang FSSI. Bago natin puntahan kung saan ang mumula yung paano napasulpot yung counterpart fund, parang ganun, ano? Kailan na itatag ang FSSI ulit? Ang FSSI ay naitatag formally noong 1995, no? Pero yung kampanya para magkaroon ng debt condonation ay nagsimula noong late 1980s, no? Hanggang nag-umpisa yan noong 1990s at nag-culminate nga with a debt for development swap agreement between the Swiss government and the Philippine government. Linaw lang natin, Swiss government palang nagkukondo ng ating mga utang. Yeah. Nagkaroon ng confidence worldwide simula noong 1987, no? Noong unang ENSA revolution. Mm-hmm. At nagkaroon ng kampanya ang Swiss NGOs na mayroong mga opisina rito, mayroong mga Filipino counterparts yan dito para sa unilateral debt reduction sa mga poor countries, no? Isa na dito ang Pilipinas, no? Isang programa rin ng developed countries kagaya ng Switzerland para i-promote ang mga mahihirap at maalis sa kanila ang burden ng utang, no? Lalo na yung utang na hindi naman nagamit para sa kanila. Ang historical context noon, syempre, ng mga panahon na yon, mid to late 80s, Father Del, at Kapanalig, nagpalit tayo ng gobyerno. Napatalsik natin ng diktador, at siguro ang mga panahon na yon, gusto nila tayong bigyan ng pagkakataon na makabawi ng konti. Oo, kumbaga sa salitang kalye, Father Del, makadama man lang tayo para medyo merong kwan. Pero Swiss government lang ang tumugon pa nito. Maraming debtor countries nag-initiate ng kanilang debt for development swap. Meron tayo diyan na debt for environment swap. Okay. Isang NGO na kakilala natin ay also a beneficiary ng ganung klaseng condone ng mga utang, ano. Meron din namang mga
mga ways to reduce yung debt, no, kagaya ng mga funds that are set up to conserve yung forest, no, yung ating mga biodiversity. So ang sinagot ng Swiss government ay yung social entrepreneurship, yes, sustainable livelihood production, no? Uh-huh. Ito ang pinapangalagaan na mandate, no, ng FSSI, mm-hmm, simula noong 1995 hanggang ngayon. Ang FSSI tinayo dahil sa proyektong ito or dati nang nakatayo, naging formal lang ang paglalarga ng kanyang mga proyekto? Tinayo ang FSSI dahil nga kailangan merong mga siwa, no, ng nitong endowment fund na to na nanggaling sa debt for development swap between the Philippine government at ng Swiss, no. At ang condition, ang FSSI will be managed by NGOs and civil society, no. Nakaupo rin naman nung unang mga taon nito sa board ng FSSI ang Department of Finance at ang Swiss Embassy, no. But nag-exit na yung Swiss Embassy at ang yung Department of Finance representing the Philippine government ay observer na sa aming board, no. Largely ang FSSI ay mubo ng 21 non-government organizations and their networks. All of them are from the civil society sector, kung saan nag-e-election ng board, 7 board members who manages yung policy making body ng FSSI. Yan, at magpa-particularize pa tayo, no, hinggil doon sa kasaysayan ng FSSI. Mm-hmm. Si Father Del, may talong. Kapanalig, Jay, sa inyong nabanggit na gawain nyo social entrepreneurship, ano po yung mga konkretong halimbawa na ginagawa nito? Sa social entrepreneurship development, Father, ang trabaho dyan sa FSSI ay basically pagbigay ng funds, pwedeng grant, pagpapautang, or even startup grants, no? At may mga grants din para mapahusay ang pagninegosyo ng mga mambaralita, no. At the same time, meron ding mga fund syndication o pag-ambag-ambag ng iba't ibang mga ahensya or ng NGOs para sa pagpapaunlad ng mga negosyo ng maralita or social enterprise, no. Sa FSSI, ang tinitignan naming social entrepreneurship kailangan triple bottom line, no. Kumikita, makakapwa, at makakalikasan. So, KKK, no? Kita, kapwa, at kalikasan. Mm-hmm. At ano ang mga kasalukuyang proyekto na ipinapatuloy? Magbigay tayo ng dalawang halimbawa muna kung ano, mm-hmm, ang maaaring nating kagyat na mabanggit na mga proyektong pinamumunuan o pinangangasiwaan ng FSSI. Maraming, ano, maraming proyekto o mga partnership na binubuo ang FSSI, no. Isang halimbawa diyan, meron kaming mga focus area na dinidevelop sa Isabela kung saan partner namin ang isang farmers multi-purpose cooperative, no? Kung saan they are producing organic rice and corn, mga kalikasan, kumikita, pero kailangan i-diversify nila ang kanilang negosyo para mapahusay ang kanilang profit or economic bottom line. Kaya ngayon ay sinuportahan namin sa yung kanilang dairy production, no, yung pag-produce ng gatas. Gatas ng baka o gatas ng kalabaw? Gatas ng baka. Yeah. Para at i-process ito, no. Ito ay participated in by ng mga farmers doon sa Malig, Isabela, no, kung saan unti-unti pinapaunlad nila yung triple bottom line na social enterprise nila, no. At sinusuporta na ito ng iba pa naming mga partners dun sa community or sa probinsya, no. Yung sinuportahan na ng isang munisipyo na nandoon rin ang cooperative na yung ano, yung dairy production tsaka yung organic rice and corn, no. Meron kaming partner na nagpo-produce ng organic fertilizer, nagsusupply na rin siya ng organic fertilizer para naman dun sa organic rice and corn tsaka yung organic na pagkain, na pag-produce ng pagkain ng mga baka na ginagatasan rin. Yan, pupukusan natin yung mga proyekto na yan, pero hindi muna itatanong, Kapanalig Jay.
Galing Isabela. Kaming dalawa, Isabela. Mahusay po ang mga farmers natin doon, lalong-lalo na sinusuportahan sila ng triple bottom line na initiatives. Both na NGOs, pati na rin ang mga supportive local government officials at mga national agencies. Dahil kailangan muna natin mag-break, Kapanalig J. Pero bago yun, i-call lang natin, underscore lang natin, ha? Ang tinutulungan... Growth, lalo na sa agrikultura. Yan. At isang paraan is to support yung triple bottom line social enterprises. Kung saan maaaring supportahan ito mga ito. Ikaw, Kapanalig. At ito po si Father Delfo Canceran Open ng PCPR. Nagbabalik ang ating programang Talakayan. Nagpapatuloy po ang ating talakayan hinggil sa social entrepreneurship at kung paano ito makakatulong sa atin sa ating laban kontra kahirapan tungo sa isang buhay na may dangal para sa ating kababayang mahihirap. Kapiling pa rin po natin ang Executive Director ng PSSI of Foundation o FSSI, Foundation for a Sustainable Society Incorporated, si Kapanalig J. Laksamana. Magandang gabi uli, J. Magandang gabi uli. Yan. At yung medyo nabitin namin na tanong kanina, ito bang social entrepreneurship na ito, kailan lang ba ito pumasok sa Pilipinas o yung FSSI na yung unang nagtaguyod nito at naging ika nga eh, parang byword o buzzword na? Kasi madalas na lang naririnig ngayon eh sa mga usapang negosyo. Hindi naman FSSI ang nanguna sa social entrepreneurship. Sa malawakang definition kasi ng social entrepreneurship, ito yung mga multiple bottom lines. So, multiple bottom line enterprises kung saan nagne-negosyo yan na may two or more objectives. No? Nandiyan na nga yung objective na kumikita siya ang pagne-negosyo niya at the same time nakakatulong din sa mga sa mahihirap na manggagawa nito at meron ding namang kumikita na at the same time nagpo-promote pa ng environmental sustainability or nagre-regenerate ng ecosystem, no? Maraming mga social enterprises na ganun ang layunin ng multiple bottom lines, no? Yung sa FSSI ang pinopromote namin triple bottom line, no? Anong kaibahan nito sa private enterprise, no? Sa private enterprise, kalimitan isa lang ang bottom line. Kung meron siyang dalawang bottom line, nagka-crisis ang kumpanya, isa-sacrifice niya yung isang bottom line. Mm-hmm. Hindi niya pwedeng isacrifice yung profit bottom line, no? Yung kasi ang primordial ng isang pero ang social enterprise equal weights, no? Na pare-pareho ang kahalagahan ng two or more bottom lines. No? Ang sinasabi mo, hindi pwedeng matawag na social entrepreneurship yan kung nilalaglag yung dapat sana yung mga beneficiary. Kailangan yan kumikita, yung kita ay na nagbe-benefit o natatamasa ng kapwa na mas malaking mas malaking beneficiary. Kumikita yung mga mahira, makakapwa, at the same time sustainable, ibig sabihin ang pagne-negosyo ay hindi nakakasira sa kalikasan. Yun. Eh, bakit kailangan yan sa Pilipinas? Kailangan yan. Bakit kailangan merong FSSI bukod dun sa, well, merong debt swap. Pero, syempre, hindi lamang yun ang objective ng FSSI. Hindi lamang yun. Multiple bottom lines ang aming pathway para sa kahirapan. Marami naman kasing landas para ma-reduce ang ating kahirapan dito sa Pilipinas. Sa isang landas na tinitingnan natin ay yung enterprise participation ng ating mga less fortunate countrymen, yung marginalized na, yung maralita, yung poor. In entrepreneurship tsaka sa economic growth, no? So isang way ang social entrepreneurship doon. At ngayon napapanahon na ang pagkalinga sa kalikasan dahil na-witness natin ang climate change, no? At isang magandang topic 'yan na kung saan kailangan ang ating production system sa pag-produce ng pagkain, sa pag-produce ng iba't ibang mga produkto na kinakalakal natin, ito ay hindi nakakasira sa kalikasan.
nung ini-introduce niyo ang konsepto nito doon sa mga target publics ng social entrepreneurship, mga magsasaka, mga katutubo, mababaihan, ano ang reception, Kapanalji? Maganda naman ang ano, no? Ang kailangan nila is mabigyan sila ng capacity, no, to do entrepreneurship on their own, no. Kaya nga hindi lang ang FSSI ang isang aktor dito sa pagtataguyod ng social entrepreneurship na triple ang layunin, no. Nandiyan ang gobyerno, kailangan maging accessible din ang yung gobyerno sa sari-sari store. Kundi mas ang tawag natin sa ano diyan, sa negosyo ay yung nakakapag-process at mas mataas na value chain, no, para mas malaki ang value ng ating mga produkto, hindi lang siya retail tsaka buy and sell. Ano ang mga challenges? Maraming challenges, no. Yung orientasyon ng pagnenegosyo, kailangan yung disiplina ng pagnenegosyo, kailangan matutunan din ng ating mga kasama, no. Pangalawa, access sa finance, no. Marami nang nagpapautang, pero yung mga nagpapautang para sa mga enterprises, kailangan din merong pang-collateral. Yun yung isang challenge, no. Kailangan maging open ang banking system natin sa mga maliliit na enterprises. Ganon din ang programa ng gobyerno sa technology, no. Kailangan may access din ng technology, hindi lang sinusuportahan ng gobyerno yung mga malalaking kumpanya sa pag facilitate ng mga common service facilities, no. Hindi lang para mga multinationals na binibigyan ng economic zone, tinatayo ng highway para lang makapag-negosyo at makapag-invest dito. Kasi may papasok. Ang importante yung mga ating mga highways, yung mga farm to market roads, irrigation supports the enterprises of the poor, not the big corporations or the foreign investors. Ganun kailangan ang ating programa para mas maging inclusive ang ating public expenditure. So, nandyan yung advocacy program ng FSI sa mga kinaukulan para magkaroon ng realignment, no? Pag-refocus from the big investors, so mga big enterprises, to the small and marginalized enterprises. Lumahok, makilahok. At ang pag mahusay na programa para makalahok sila, ay bigyan ng suporta from yung infrastructure to access to finance tsaka mga training. Marami pa tayong pag-uusapan, Kapanalig J. Pero sa puntong ito, ay pakinggan muna natin ang isang public service announcement mula mismo sa Foundation for a Sustainable Society. At mahaba-haba ang ating oras, pag-uusapan natin ng napakaraming mga bagay kaugnay ng mga advokasya at mga programa ng FSSI. Pakinggan po natin ito bago ang ating sunod. Father Delfo Cancelcopin ng PCPR, nagbabalik ang ating programang Talakayan. Bago yun, Father Delfo, meron kang, ikaw interesado. Parang gusto mong pangunahan. Itry natin. Okay, ituloy mo na ang pagtatanong mo kay Kapanalig J. Inisip ko kasi kanina, nagpapaliwanag si Brother Jim na may yung mga kapanalig natin na interesadong mag-apply. Tinatanong siguro nila ano yung mga requirements para mag-apply sila dyan sa mga sinabi ni Brother Jay. Basically, ito ang tinutulungan ng FSI yung yung mga negosyo o mga organisasyon na nanggaling mula sa marginalized sector, no. So kung meron silang proyekto na satisfies, no, na tumutugon dun sa challenge ng triple bottom line, no, yung ulitin natin enterprise na makakapwa kumikita o at least merong promise na kikita yan, nakaka-create ng empleyo at the same time makakalikasan, no? Triple bottom line, so simple lang po, no, kita, kapwa, tsaka kalikasan. Individual ba o kailangan ka bang kooperatiba? Mas maganda kung kolektibo, no? O kung sila ay organized as a cooperative, sila ay people's organization o farmers organization, community, nakarehistro sila sa as a cooperative or as a PO under siguro ng LGU o ng DAR, maaari po, no? Merong kaming tinutulungan
na tumungo sila papunta sa social entrepreneurship, pero pre-social enterprise muna sila. Ito yung mga graduates ng CCT, no? Pwede silang maka-access ng grant to capacitate themselves, o capacity building, magsananay sila kung ano man ang relevant na economic activity or enterprise activity na po pwede, no? Yung ginawa namin sa Santa Magdalena, Sorsogon, yung mga graduates ng conditional cash transfer, in-organize namin sila at tinrain, binigyan ng grant fund para mag-train sila sa paglulubid, no? Kasi maraming bunot doon na pupwedeng gawing cocoa fiber, at yung cocoa fiber pwedeng gawing mga lubid yan at maghihan yan. No? Pwede yung doormat, etc. No? At yung nauuso ngayon, yung geotextile na tinatawag. Yan. Interesado ka na ba, kapanalig? Naku, huwag kang bibitiw. Sa dulo ng ating programa ay magbabahagi ng contact numbers at ng iba pang mga programa at impormasyon ang Foundation for a Sustainable Society. Samantala, Father Ben. Kapanalig, entrepreneurship initiative. Malaki ang ano ang contribution ng pangangalaga sa kalikasan sa social entrepreneurship, lalong-lalo na sa kabuhayan at mga economic activities ng Maralita, no. Isipin na lang natin, farmers, no, dependent 'yan sa integrity ng lupa, no, soil, no. Water. Kanilang water, no, importante 'yan, no? At kailangan yung quality ng water ay tsaka yung quantity ng water ay kung kinakailangan ay nandiyan, no. Kung hindi mo pinangangalagaan ng lupa, chemical farming ka pa rin, in the long run, no, makikita mo na liliit ang iyong produksyon, no. Ganun din ang iyong kita, no. Hindi mo masusustain yung iyong triple bottom line na enterprise, no. Ngayon, kung hindi mo naman pinangalagaan yung upstream, no, dun sa kung saan nagmumula ang tubig, pag putol ka na ng putol ng mga puno, wala rin dadaloy na tubig na malinis na pupunta sa lowlands, no, sa iyong mga productive lands. So, ganun din kung sinusuportahan mo ang mining, ang dadaloy na tubig ay contaminated na. Marami ng example diyan kung saan ang mga maliliit ang nag-burst the burden, no, nung degradation na effects ng degradation mula sa iba't ibang illegal activities. Tama ba kung ganito ang magiging parang kanyan, ang parang magiging paradigm niya? Hindi siya matatawag na social entrepreneurship kung hindi mapapakinabangan at hindi patatakbuhin ng mga maliliit, mga magsasaka, mga manggagawa, mga katutubo, kababaihan. At hindi yan magiging sustainable kung ang kalikasan ay hindi maganda, hindi malusog. Totoo yun. So kasama siya doon sa isang sirkulo, ika nga. Yes, kailangan yan, balabalansa yan. No? Hindi ka makaka-create ng value, no, ng profit or ng wealth kung ang sa isang sustainable na pamamaraan, kung sinisira mo yung kalikasan, kung saan nanggagaling yung ingredients ng ano eh, ng sustainable entrepreneurship, no. Ganun din kung hindi mo ipinamamahagi